Babaero. Ano po yung definition niya sa pagkakaroon ng tunay na kaibigan? Pag-physical test pa. Ano po yung kahulugan sa inyo ng tunay na pagkakaibigan? Apo. Pagmalalim, iba yun. Ay sir, may tanong pala ako sir. Ano po yung definition nyo sa tunay na kaibigan? Kaya guys, dito naman ako sa'yo, Kuya Alvarado. Ano kahulugan sa'yo ng tunay na pagkakaibigan? What's the question again? Tagalogin mo na lang. In English mo kasi. Ang kaibigan, parang ano rin, pamilya. Kasi parang si ano yun ah. Parang si ano, si Tom. I got no friends. I have family. Ako na bis. Sa dami ng tinanong natin kanina, talagang magkakaiba yung sagot nila. Katulad ko mga kawanabis, meron din ako katangian na hinahanap para masabi kong isa kang tunay na kaibigan. Okay na to sir? Thank you. Fruits! Alright mga kawanabis, we have our first booking. So na-pick up tayo dito sa may prutasan ng Pasig Mega Market. So meron tayo dito ng pakwan, melon, prutas! So yan, maigi yan mga kawanabis, prutas. Para lumakas yung ating resistensya, lalo na ang daming kumakalat na sakit. Sakit sa bulsa. Anyway mga kawanabis, kagabi kasi habang nagbabrowse-browse ako ng Facebook, madalas ako makakita ng post na about utang. Minsan sinasabi pa doon, kapag di ka pa talaga nagbayad, itatag na talaga kita. Or mas worse mga kawanabis, ipopost ko na yung mukha mo. Ang dami talaga nagkakasira pagdating sa mga utangan mga kawanabis. Kaya ako as much as possible, hindi po ako nagpapautang sa mga kaibigan ko. Kasi nangyari na sa akin yan mga kawanabis, promise. Nagtiwala ako sa isang kaibigan, pero nung nagkagipitan na, ako lang humarap lahat ng problema. Simula na nasira yung pagkakaibigan namin mga kawanabis. Yung pagkakaibigan na tumagal ng ilang taon, nasira lang dahil sa utang na yun. Napakasakit isipin, di ba mga kawanabis, na dahil sa pera. Actually, hindi naman yung pera yung pinaka-issue dun eh. Ang issue dun is yung tiwala. Yung tiwala na binigay mo na sinira niya. So speaking of pagkakaibigan, yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Alright! So ano nga ba ang kahulugan ng tunay na pagkakaibigan mga kawanabis? Siguro mas maganda kung tatanungin natin yung iba't ibang tao mga kasalumuha natin ngayong araw. Di ba? Teb, pwede magtanong? Pwede magtanong? May booking ka ba? Naghahanap ka palang booking? Ayun. So hindi kita maabala. O, tanong ka lang papi, ano yung kahulugan sa'yo ng tunay na pagkakaibigan? Ano yung kahulugan sa'yo na? Puta, hindi naman masagot. May tunay kang kaibigan, di ba? Ano yung kahulugan niya sa'yo? Parang pamilya mo na siya. Nice. Good answer. Shoutout kay Sir Leonard. Ang kahulugan sa kanya ng tunay na pagkakaibigan is pamilya. Yeah! Papsi, ride safe ha? Anyway, deliver na muna natin ito mga kawanabis. Pero ba? Alright mga kawanabis, so andito na tayo. Hanapin lang natin yung street ng customer. Hello? Hi ma'am, good morning po. Hello? Good morning po, Lala Move ma'am? Yeah, hi. Opo, ma'am andito na po ako sa baba ma'am. Ito na ba yan? Alright mga kawanabis, so andito na nga tayo. Bababaero, bababaero, bababaero raw ako. Sinong may sabi, makating labi,
Hi, ma'am. Morning po. Prutas, ma'am, no? Pakwan, ma'am. Ay, pakwan. Ano ba ito? Ito, ma'am. Thank you, ma'am. Sige po. Ma'am, makalam ba? Nagbablog ako, ma'am. Meron? Akalam po ba? Huli pa biyang vlogs po. Bigyan ko kayo sticker, ma'am. Oo. Kasi may question kasi ako sa mga customer ko, ma'am. Eh. Ano po yung definition niya sa pagkakaroon ng tunay na kaibigan? Ano ba ito? Beauty contest. Pa beauty contest pa. Well, pagkakaibigan, tingin ko... Ma'am, isipin niya, nasa ano kayo, ma'am? Nasa final 3 na kayo ng Miss Universe. Dali, ha? Aga-aga. Okay, friendship, I think yung kaya ka ipaglaban. Wow, ganun? Kahit anong level. Kahit anong level? For example, ma'am, may nakaaway kang Marites dito. Mm. Pag nakipagsabunutan ka, dapat makipagsabunutan din siya, ganun. So mga kawanabis, yun ang kahulugan ng tunay na pagkakaibigan kay ma'am, yung kaya kang ipaglaban. Diba, ma'am? Thank you for your wonderful answer. Thank you, ma'am. Okay na po ito. Salamat, ma'am. Thank you po. Salamat po. Alright, mga kawanabi. So, item drop off. So, let's look for another booking. Booking! Alright, mga kawanabi. So, meron tayong second booking. So, pipikapin natin dito sa may Mercedes Pasig City. Tapos, dadalhin natin ang Noveleta, Cavite. Layo, ah. Pagkakabasa ko kanina, Novaliches, eh. Noveleta pala, eh. Napasubo na naman tayo ng napasubo na naman tayo ng malalayo. Pero okay lang, enjoy natin yung rides. Alright, let's go! Hi, Sir Jess. Hi, sir. Hello po. Ito lang, sir. Ay, ano po yan, Sir Jess? Brass. Brass po? Material. Ah, okay po. Yan lang. Ay, salamat sa tip. Nagbablog po kasi ako. Okay. May tanong po kasi ako sa mga customer ko. Ano po yung kahulugan sa inyo ng tunay na pagkakaibigan? Friendship? Apo. Pag malalim, iba yun. Sige, sir, yung pinakamalalim po. Malalim? Apo. Marami. Kahit maliit na definition lang, sir, for you. Trust, sir. Trust. Oo, number one. Yung may tiwala. Oo, siyempre. So, yung mga kawanabis, ang kahulugan ni sir sa pagkakaibigan, siyempre may tiwala. Siyempre. Maraming kaibigan sa likod po, titirahin ka. Yo. trust. Tama kayo dun, sir. Sige. Wala nang iba. Yung trust kasi binibuild eh. Di ba, sir? Hindi yung isang lang. Tapos, mahaba yung proseso. Tama. Sige po. Sir, thank you ah. Sir, bigyan ka tayo sticker ko. Okay. Hindi ako nagbumotor eh. Hindi ako nagbumotor. Magbabike kayo. Bike lang. Sige po. Sir, just thank you ah. Salamat po. Ingat sa biyahe ah. Thank you po. Alright! So sabi ni Sir Jess, ang kahulugan ng pagkakaibigan para sa kanya, syempre, yung may tiwala. Ah, di ba? Alright, so mga kawanabis, item pick up. So travel time natin mga kawanabis is 1 hour and 9 minutes with 37 kilometers. Pasig gawin to na Belita, Cavite. So ang bayad natin dito mga kawanabis is 239 pesos via Lalam of Credit. Tapos nag-tip si Sir Jess ng 50 pesos. So deliver na muna natin to mga kawanabis. Mabilisan lang. Alam mo, hindi malayo eh. No? Pali pa rin natin yung Aerox. Alright, let's go! Pakala mo, sir? Paolo. Shoutout kay Sir Paolo. Sir, ha? Ingat ka sa biyahe. Magkano to, te? 350. 350? Ay, ang cute. Ito yung cash ng Finding Nemo. Ate, wala nang tawa. 300 na lang, ate. Sige, okay na ako dito. Ang ganda. Salamat, ate. Malaki lang ang katawan mo. Hindi mo kaya pabagsakin. Alright. Kawanabis, nandito na tayo sa Noveleta, Cavite. Napansin ko lang, nakita ko dito sa mapo, tabi na siya ng dagat. Lahi na narating natin. Kulay black yung bahay namin. Kulay black? May van na nakaparada. Ayun ma'am, nakita ko nakatakip na Grandia. Yan. Wow, ang bahay. Ang laki ng bahay niyo ma'am. Namin. Pang mayaman din ma'am. Nakikitira lang kami dyan. Sir, giver lang kami dyan. Ayun ma'am, oh.
Andiyan yung ate ko, nagsasampay ata. Ah, sige. Ay, sa kanya ko lang ibibigay, ma'am. Yes po. Ah, sige po. Thank you, ma'am. Bye-bye po. Papa. Thank you po. Thank you. Ay, sir, may tanong pala ako, sir. Ano po yung definition nyo sa tunay na kaibigan? Lagi yun dyan para sa'yo. Tsaka in worst and good times, nasa tabi mo. Yan. Salamat, sir. Thank you. Good answer, sir. Thank you po. Through good times and bad times, palagi nasa tabi mo. Wow, ganda ng answer na sir. Oh. In fairness, in good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Oh, that's a friend's song. Anyway, bago tayo mag-proceed sa mga bookings natin, eh daan muna tayo ng FGDM Kawit Branch. So meron tayong lunch meeting with Sir Edwin. Makakasama natin doon si Noy, si Potato, Pops Emon, and gandang lalaki motovlog. So lunch break lang tayo mga kawanabis. Alright, let's go! Hey sir, kumusta? Sir Edwin, FGDM Kawit Branch. Ayan. Ayun si Patata, so saka si Pops Emon. So mga kawanabis, kukuha na naman tayo ng sticker kay Sir Edwin. Ay Popsi, kumusta? Ay, pares tayo ng ano ah. Daily grind po. Pares ba tayo? Daily grind ka rin? Daily grind po. Oh, daily grind. Tanong pala ako sa'yo, Papsi. Ano ang definition mo ng tunay ng pagkakaibigan? Yung walang iwanan, kahit may, basta may problema yung isa, damayan. So, sabi ni Luis, tunay na kaibigan is yung lagi nagdadamayan. Salamat, Papsi. Patatas! May boxing ko talaga yun eh. Ayun. Sino dyan? Parang makawig ka na, Patatas ha? Iba yun. Ha? Wala. Sige nga. Parang namumula ka. Hindi ako namumula. Wala lang akong tulog. Paras kanina, lumigo ako doon. Mayroong mama doon, nakaputi. Yapang! Taga dito yan? Parang taga rito. Dakit ako dito dumiretso eh. Busina ng busina sa likod ko. Para akala mo sa kanyang kalsada. Ito nga yan. Yan nga yun. Kailan niyo ba si ano? Kailan niyo ba may ari nito? Ayun o! Oh, eh siya nga yun. Nakaputi. Teka, teka, teka. Huwag mo anuin. Huwag mo anuin. Arto eh! Sinong R? Pendol? O ba yan? Hindi yata ako sir. Hindi sir, sige buksan mo yung motor mo sir. Busina mo nga sir. O yun nga yun. Bakit busina mo? O siya nga yun Patatas. O paan ito eh? Wag, wag, wag. Pulutin na ito eh. Wag, 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 wag. Di naman lang. Di naman lang. Wala ka rin tatlo. One, two, three. Isa pa. One, two, three. Hindi ako palaaway eh. G-Star. Yan. Secret shop. Hey, Boss Alex. Boss Alex. Okay, lala niya. Kilala mo pala eh. Ba't di ka sa kanya manghingi? Akin na to. Mangkuha kayo rin. Bukod dyan, si Patatas pa yung mag-i-install ng busina mo. Ngayon din. May tools ka dyan, sir? Wala sa script yun ah. Ay, Patatas, explain mo ano yung mga bagong features niyan. Hindi ko rin alam. A few moments later. Alright mga kawanabis, so yun ang kakamuha tayo ng bagong stocks ng stickers kay FGDM Kawit Branch. Marami na naman tayong pamimigay sa mga followers natin and subscribers. Siyempre yung mga makakasalubong natin sa daan. Actually nauna na ako kay Lanoy si Potato, Pops Emon, tsaka gandang lalaki. Kasi kailangan ko na pang kumuha ng booking. Tapos mamaya mga kawanabis, meron ako nakahandang sorpresa para sa mga booking boys natin. Isang malaking sorpresa yung mga kawanabis na I'm sure matutuwa sila. Alright mga kawanabis, may booking na tayo. So ang pick up location lang natin mga kawanabis is only 2 minutes away. Hindi naman siya masisira, ma'am. Kaka-bake lang. Mainit-init pa yan, ma'am. Ikaw nag-bake, ma'am? Basta, oo. Ah, wow. Kasi to. May tanong lang po ako, ma'am. Ano po yung definition niya ng isang tunay na kaibigan? Siyempre, yung honest. Oo, tsaka yung talagang mapapagkatiwala. Trustworthy, ma'am. Oo, so, I see. Ano pang pangalan niya ulit, ma'am? Weng, brother. Weng? Opo. Yun, mga kabanabis, sabi ni Ma'am Weng, ang isang tunay na kaibigan is trustworthy, mapagkakatiwalaan. Ayan. Salamat, ma'am. Very good answer po. Thank you po. Ayun. Iba-iba talaga yung sagot ng mga tao, no? Ang tunay na kaibigan ay mapagkakatiwalaan. Or mga kawanabis, i-deliver naman natin to. Ang bayad sa atin dito from Imus, Cavite going to Antipolo is 283 pesos. Alright, let's go! Alright. Hello, sir. Good evening po. Sir, meron po akong delivery po. Kumakain ka ba, sir? Ha? Ano ulam mo, sir? Ha? Ano ulam mo? Isda. Isda? Oy, ganda yan. Para iwas high blood, di ba?
Thank you, ma'am. Kaibigan niyo po yung nagpadala nito, ma'am. Ah, ito, ma'am. Ay, salamat, ma'am. Thank you. Ay, thank you, ma'am. Ay, salamat, ma'am. Thank you po. Kuya Guard, may tanong ako sa'yo. Kuya Alvarado. Ano kahulugan sa'yo ng tunay na pagkakaibigan? Kaya, marami na ibigay sa'yo. Mga ano, marami na itulong. May naitulong, ganun. Oh. So, ibig sabihin, ang tunay na pagkakaibigan sa'yo, yung kaibigan matulungin. Salamat, kuya. Anyway, mga kawanabis, since nandito na tayo sa Antipolo, i-drop up lang natin saglit yung jersey na in-order sa atin ng subscribers natin. Si Sir Jeff. Sir Jeff, salamat ha. Thank you. Ma'am, thank you. Nice to see you. Bye. Sir, thank you po. Regards kay Ma'am Lisa. Salamat po. May-makeover mo ba ako? Alright! So mga kawanabis, oras na para ibigay yung sorpresa natin sa ating mga booking boys. Siyempre, walang iba kundi sila. Gandang lalaki. Saka si Pops Emon. Siyempre, tatanungin na rin natin sila. Ano ba yung kahulugan ng pagkakaibigan? Alright! Let's go! Yun, so mga kawanabis, andito na si ano, si gandang lalaki motovlog, si Pops Emon, tsaka siyempre si Master Christian. Si Master Christian, siya yung graphic artist natin. So lahat sila, in-invite ko para kumain. Tapos, dito ko na rin ibibigay yung sorpresa ko sa kanila. Yeah. Ano yung kahulugan sa'yo ng tunay na kaibigan? Kahulugan? Para makonsider mo na talaga na tunay mong kaibigan is nagkakaroon kayo ng tiwala sa bawat isa. Yun. What's the question again? Tagalogin mo na lang. In-English mo kasi. Ang kaibigan, parang ano rin, pamilya. Kasi si ano yun ah. Parang si ano, si Tom. I got no friends. I have family. Kasi, di ba, parang kung tunay mong kaibigan, parang ayong magkakapatid lang. Kapag magkasama, oh, ganun. Normal na nag-aaway. So, gusto mo nag-aaway-aaway? Hindi naman. Ayoko nung nag-aaway, ayoko nga nung nag-aaway. Pero, dun pa lang sa pairap. Ayaw mo na nagtatampo? Ayaw mo ba na matampo yung kaibigan? Ayoko nun. Ayaw mo na. Ba't napapatay ka kay Emon? Para saan ang tunay na kaibigan? Oh, lakas ang boses mo. Para sa akin, ang tunay na kaibigan, pwede na yung ganyan. Pwede. Para sa akin, ang tunay na kaibigan. Parang galit ka. Parang di tunay na kaibigan yung tingin mo sa amin. Galit ka, galit. Galit eh. Huwag na kaya. Ulat. Kakaibigan, para sa akin, ay tinuturing kong kapatid. Ah, ganun din. Para si ano ka rin, si Dominic Toretto. Yeah. Yung masasamahan ka sa hirap at ginhawa. Asawa yata gusto mo eh. May asawa ka na. Wala, may asawa ko. May asawa naman kasi talaga. Kasi mo lang yung sagot mo. Kukutusan kita. Pahirapan mo. Ayun lang. Ayun lang. Ano? That's all. Parang kapatid pa rin tingin mo sa amin. Hindi kuya ko kayo, no? Kuya. Kuya. Ako kuya mo. Ito, pamangkin. Sobrang layo na. Pamangkin. Hoy, mag-edit lang tayo, ha? Ano lang tayo, no? 29. Meron ako ano sa kanila. Meron ako regalo sa kanila. Ano yan? Pati kay Master meron. Kuya? Oo. Ano yun? Ano naman ako magkaroon? Huwag ka na magkunwari. Alam kong alam mo. Alam mo. Ayun, no? Nakita mo dalak. Pingal, sana nag-umante yung ano. Hindi na. Regalo ko para sa mga booking boys ko. Diba? So, since palagi ko sila nakakasama sa vlog natin, eh syempre, mas gusto ko rin na yung gamit nilang helmet is kasing safe nung ginagamit natin, diba? Which is Ryzen helmet. Ito, para kay Pops Emon. Yun o! Bit! Salamat. Salamat kay Julio sa Ryzen. Ano speechless. Speechless? Kanina ka pa daldal. Ayun, syempre para kay gandang lalaki, no? Iba-iba kulay niyan. Grabe, tingnan mo. Muti ka na magkaparehas, no? Muti ka. Nalito nga ako nina eh. Muti ka pa kayo magkapalit eh. So yun, para kay gandang lalaki. Yun, no? Salamat Ryzen Philippines at Julio, Pabian Vlogs. Sukat ko ah. Hala! Ayun. Hala! Si Debro. Love, respect, and support. Yun. Siyempre, meron din ako kay Master. Si Master Christian kasi, hindi pa kasi siya nagmumotor. So sa ngayon, bigyan muna natin siya ng ano, wannabe cup natin. Alright! Master! Bukin mo, Master! Uy! Hindi ko kaya parang vocalist na.
agad sa mga kawanabis. Sa dami ng tinanong natin kanina, talagang magkakaiba yung sagot nila. Katulad ko mga kawanabis, meron din ako katangian na hinahanap para masabi kong isa kang tunay na kaibigan. Para sa akin mga kawanabis, napakadaling humahanap ng kaibigan. Napakadaling magkaroon ng maraming kaibigan. Aminin man natin o hindi, mas marami kang magiging kaibigan kapag marami kang pera, marangya yung buhay mo, o kapakipakinabang ka sa ibang tao. Nakakulungkot isipin, di ba? Pero what if mga kawanabis, dumating ka sa point na andun ka sa ibabaw, bigla kang bumagsak. Andun ka sa punto ng buhay mo na walang-wala ka. Yung nalugmok ka, andun ka sa pinaka-worst part ng buhay mo. Yung sobrang down na down ka. Sa tingin mo ba, andyan pa rin sila para sa'yo? Sa madaling salita mga kawanabis, pag walang-wala ka na, doon mo mahanap yung tunay mong kaibigan na andyan lang palagi sa tabi mo. Hindi ko naman sinasabi na tutulungan ka financial, pero andyan palagi para sumuporta sa'yo. Gumagawa ng paraan kasama mo para makabangon ka muli, para makaahon ka uli. Yun yung tunay na kaibigan na kahit